What's up guys? It's me again, your Langga Gail. So for this video guys, bibigyan natin ng silip itong TVS Max 4R, ang motor na pwedeng-pwede pang araw-araw at lalong-lalo na pang negosyo. Pwedeng-pwede siya pang hanap buhay. So in this video guys, alamin natin yung mga specs, features, at syempre yung kanyang SRP down payment at monthly installment. Kaya naman tara, umpisahan na natin itong video ito. Pagdating sa motor na pwedeng-pwede pang negosyo o pang hanap buhay. It's because itong motor na to guys is napaka-reliable, ano? Kasi aside sa kanyang looks, no, pwede kasi itong motor na to na maging tricycle. It's because sa napansin ko kanina guys, nung inikutan ko itong motor na to, may nakita akong butas dito. Ito kasi, pag once may butas dito, pwede itong mapag-attach siya ng tricycle. Kaya naman pwedeng-pwede siya pang pasada. And at the same time guys, itong motor na to, pagdating sa kanyang fuel tank capacity is lamang siya kumpara sa ibang motor. Meron siyang fuel tank capacity na 16 liters. And at the same time, ilalagay ko na lang po sa screen yung kanyang average fuel consumption. So, i-times mo yan sa 16 liters guys, malayo-layo na rin yung pwede nyong takbuhin ito. Kung halimbawa, itong motor na to ang gagamitin nyo. Lalo-lalo na kung maglo-long ride kayo. So, dito guys is naka-bulb type yung headlight niya. Turn signals is ganun pa rin, naka-bulb type. Suspension is naka-telescopic forks. Braking system, drum brake. So, meron siyang front tire size guys na 2.75x17. Again, made in India. So, mapapansin nyo guys, nakayantas pa siya or naka-spoke. So, meaning hindi pa po siya naka-tubeless type. And isa pa guys, dito sa kanyang front fender, siya po ay merong metal, no? Bali metal po yung kanyang quality. So napaka-advantage nito, hindi siya madaling mayupi or mabasag pag halimbawa mabunggo. And at the same time, dito guys sa kanyang front fender dito sa bandang likod, meron din siyang plastic, no? Na cover. Nang sa ganun, pag halimbawa idaan to sa mga rough road, hindi madaling matamaan yung engine niya. So may pangalan na TVS dito. Tapos nandito yung kanyang brake pedal, apakan ng driver, kickstart, napaka-advantage niyan kapag halimbawa hindi nagana yung kanyang electric start kung naubusan kayo ng battery. And itong isang to guys is carb type pa rin, ano? Ayan. Tapos, nandito yung apakan ng angkas. Ayan. Tapos, yung napakahabang exhaust niya, meron na din guard para hindi po mapaso yung angkas mo or ikaw. So, may nakalagay dito na eco thrust. So, meaning, environment friendly na din po itong motor na to. And isa pa guys, ang nagustuhan ko sa motor na to, meron na po siyang quadruple shock suspension. So meaning kahit na mabigat po yung dala nyo while din na-drive nyo po itong motor na to, hindi na po mahihirapan sa pag-karga tong motor na to. It's because, ayan, apat po yung shock niya sa likod, no? Bali naka-swing arm, quadruple shock suspension siya sa rear. And at the same time, braking system is drum brake. And meron po siyang sukat na 3.00x17, nakayantas, tube type pa rin. And kung mapapansin nyo guys, ayan, merong mga angulo yung gulong niya. So sa rough road, napakaganda din po nitong dalhin. So sa seat niya guys, kung mapapansin nyo, meron na siyang generous seat cushion. So meaning, kapag inupuan nyo po ito, kahit mag long ride kayo, hindi na po masyado sasakit yung puwet ninyo. Maging dito sa upuan ng angkas. And meron na din po siyang grab bar. So, pwede nyo po mapaglagyan to ng bag ninyo or yung mga personal belongings ninyo na hindi mag-i-exceed sa 3 kilos. Kasi usually, sa ating mga Pilipino, pinaglalagyan natin to ng isang sakong bigas. Pero hindi po siya pwede. Kasi yung allotment lang po sa kanya is 3 kilos lang. Ayan. And then, pagdating sa taillight niya guys, ayan, naka-bulb type. Same lang po sila sa front.
Turn signals is naka-bulb type pa rin with napakahabang rear fender sa likod and naka-reflectorized na din. So dito tayo sa kabilang side. So meron na din po siyang chain cover. So metal yung kanyang quality. So advantage to para hindi po madali pasukin ng mga putik-putek or matama na magbato-bato yung chain ninyo. So yan guys, color is silver. Tapos nandito yung apakan ng angkas or foot peg. Ayan, tapos ito yung kanyang cambia. Siya po ay merong 4-speed manual transmission. Ayan, so neutral, then the rest is down na 1 to 3 to 4th gear. Ayan. Tapos apakan ng driver, side stand. Typical side stand lang po ito. Ayan, center stand. And of course, syempre yung kanyang fuel tank. Ayan guys, na napakalaki. Ayan, TVS Max 4R. Color combination is red, black, white, and a little bit of yellow. So, sa switches, sa handlebar guys, ayan, meron na din siyang hazard lamp or hazard light switch. Ayan, patayan ng ilaw. Advantage yan para mas makatipid kayo ng baterya. Electric start. Ayan guys, tapos nandito yung kanyang high beam, low beam. Meron na din siyang passing light. Ayan, turn signal switch off at saka yung horn. And equipped na din po siya ng choke guys. Ayan. Sa grips, ayan, napakakapit sa kamay. Naka-rubberize. Same lang sa kabila. Levers is glossy black, both left and right. And sa dashboard naman po, siya po ay naka, ayan, naka-analog type. No? So nandito yung speedometer, odometer, high beam, low beam indicator, turn signals indicator, TVS name, and neutral indicator. And pagdating sa key, siya po ay naka, ayan guys, mechanical key. Ayan. So sa handlebar niya guys, naka naked po yung design niya. No? So ayan guys, napaka-astig ng forma niya. Mahalin tulad mo siya sa ibang motor na pang araw-araw. Yun nga lang, mas advantage to. It's because napakalaki po ng fuel tank niya. So this motorcycle is powered by 125cc to be exact. One cylinder, four stroke. And ito ay may lakas na 8.1 kilowatts at 8,000 rpm. And max torque of 10.8 newton meter at 5,500 rpm. At meron din po itong ground clearance na 165mm at seat height na 795mm. So kung matatanong nyo guys, mabigat ba tong motor na to? Well, itong motor na to guys is hindi siya ganun kabigat dahil meron lang naman siyang timbang na 109.5 kilograms. At syempre kayang-kaya po ito i-maneuver kahit na 5 flat po yung height ninyo. So sa TVS Max 4R, ano po yung mga advantage niya at anong meron siya kung bakit mas competitive siya kumpara sa ibang motor, sir? So isa sa mga advantage ni Max 4R, no, is itong fuel capacity, which is 16 liters. At the same time, dual shock absorber na po siya. Sa halagang 49,900, magkakaroon siya po ng TVS Max 4R. At saka meron po siyang minimum down payment of 3,000. And then sa 36 months po or 3 years monthly amortization, which is 2,522 po. So si Rian po ay makikita dito sa Abad Santos Street, Tagum City, at saka sa mga malalapit po na Rian branches po. So yun na nga guys, natapos na nga natin i-review at i-walkthrough tong si Max 4R TVS. Ano yung masasabi niyo sa presyo niya? Sulit ba siya? And ano yung mga katangian niya kung bakit siya yung i-consider niyong bilhin? I want to know your thoughts below. And syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe and pakihit na din notification bell para ma-update kayo once may bago tayong upload. At syempre sa mga hindi pa rin po nakapag-follow sa Facebook page ko, please follow Langga Gail Motovlog and also to my TikTok and Instagram account, Langga Gail.